Uy, bibimikay. Hello, this is Okidoki. Pag-uusapan natin ngayon, meron tayong isang subscriber na nagtatanong, kailan nga ba ulit nireregla yung alaga nating aso? Gusto nyong malaman. Pero bago yan, intro muna. Tayo! Ako nga pala si Okidoki. Gumagawa ako ng video kung paano mag-alaga ng aso para sa mga first timer, na mga dog lover, mga pet lover. Gumagawa ako ng video kung paano sila pakainin, kung paano magbigay ng vitamins. Kaya please subscribe and hit the bell button for more videos update. Sige, umpisa na natin. Ngayon, pag-uusapan natin, meron tayong isang subscriber nga pala nagtatanong, kailan nga ba ulit re-reglahin yung alaga nating aso? Niregla raw yung aso niya noong unang 6 months. Yun yung first, di ba? Unang regla ng aso, 6 months. Ang tanong niya, kailan nga ba ulit yung pangalawang regla? Ang sagot dyan, another 6 months ulit. Pero, ang unang regla, hindi siya pwede ipaasawa o ipa-stud. Ang pinaka-best deal na regla o pwedeng ipaasawa yung babaeng aso sa pangalawang regla niya. Kasi sa una, halimbawa mabuo yan, hindi pa siya ganung marunong mag-alaga ng tuta. Sa pangalawang regla naman niya, doon pwede na siya. 9 days, unang regla, ay unang araw ng regla, unang bilang, hanggang 9 days. Doon pwede ipastad. Proven and tested na yan. 9 days nyo ipastad yung alaga nyong aso. Mas malaki yung chance na mabuo yan. 9, 11, 9 siya papastad, yung 10th day, pahinga, kinabukasan, stud ulit. Yun yung kasagutan. Kaya yung mga gustong mag-breed, sa unang regla, iwasan nyo yan. Bawal na bawal. Sobrang bata pa ng tuta. Ay, ang aso na yan. Tuta pa siya dun. Kasi ang aso, nagmamature dyan sa 12 months o kaya 1 year old. Kaya nagtatanong, subscriber natin, ang kasagutan, tuwing kailan yung pangalawang regla, another 6 months na naman tayo. Ang unang, halimbawa, unang regla niya, January, o kailan ba 6 months? June. Diba? Bilang ka ulit ng June ng unang regla. Pangalawang regla niya, December. Kaya ang aso, nireregla yan 2 beses sa isang taon. Pero ang unang regla, halimbawa, tuta pa yan, hindi pa ulit. Ulit-ulit kong sasabihin, sa unang regla ng alaga nating aso, hindi pa ganun pwede. Kasi hindi pa siya matured. Hindi niya, mabubuntis siya, pero hindi niya maalagaan yung tuta. Parang trauma yun sa kanya. Kasi bata pa siya, nabundis na siya. Mag-aalaga agad siya ng tuta. Di ba hindi ganun? Kayo lang din mahihirapan. May stress din kayo kasi hindi siya marunong magpadede. Hindi katulad sa mga asong nanganak ng tamang edad sa mga 6 months pataas, pwede siya mag-alaga ng tuta. Marunong na siya magpadede ng tuta. Kaya paulit-ulit na sinasabi ko, bawal magpabuntis ng 6 months na aso. Kaya kailangan matured tayo. Ayan si Mikay, oh. Kasi si Mikay na sobrang na sa adult, hindi na siya mabuntis ngayon. Diba? Mga okay doggy. Sana natutunan tong video na to sa subscriber natin yung mag-uumpisa pala mag-alaga ng aso. Okay ba yan? Again, this is Okay Doggy. Naniniwala sa kasabihang, huwag natin bilhin kung di naman kailangan. Pero kapag para sa aso, pwede. Don't forget to subscribe and hit the bell button for more videos. Update. Bye-bye. Uy, bibimikay.